Mula po sa aming pamilya ng Radyo Balintataw, taus puso ang aming pasasalamat sa KBP at CMMA para po sa parangal at paggawad ng awards bilang maningning na paaralang bayan sa himpapawid. Inihahandog ng Dialect Phase ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radyo Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute at ng Earth Savers, hinirang na ika-anim sa mundo na UNESCO Dream Center. Pinarangalan din po na UNESCO Artist for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan ngayong buwan ng Agosto sa ating pong paglulunsad ng pagpapahalaga sa ating inang wika. At napakaganda pong pagkakataon pagkatapos na inumpisahan po ng paglalahad ng mga programa para sa buwan ng wika ng KWF. Ngayon dito sa Radyo Balintataw, ang ating pong kauna-unahang paghahatid sa inyo ng madamdaming pagpapahalaga sa ating wikang Pilipino. Kasama po natin ang isang batikang aktor, direktor, at hindi lang po yun. Parang kasama na po lalo na ng ating mga kabataan sa kanilang mga tahanan. Kapamilya na eh. Ang tawag nga sa kanya ay Kuya Bodjie. Sa lahat ng mga kabataan na nanonood ng Batibot, yung sinasabi nating local version ng Sesame Street. Ngunit talagang si Kuya Bodjie ay hindi lang name recall, talagang kasama sa pamilya pag kakausapin mo mga bata na uukol sa kultura, sa edukasyon. Napakahalaga po ng pagtindig niya bilang guro. Hindi lang po siya alagad ng sining, guro po talaga siya. At isa sa mga nagbibigay diin sa kahalagahan ng ating wika. Bakit po? Papakilala muna natin siya bago natin siya hihilingin na ipabahagi sa inyo ang narinig nyo na dito po, yung tinatawag na premyadong kwento ng isa ring kabarkada ni Bodjie sa PETA o maski na sa Sambeda pa yata noon, di ba? Yan ay si Recio. Pero ngayon, para sa buwan ng wika, ang pagsasalin nitong napakagandang kwento para sa mga kabataan, puno ng local color, nandun talaga ang pagbibigay diin sa pag-alala sa habitat, heritage, pagkain, lahat. Abangan ninyo yan dahil ngayon, si Kuya Bodjie muna ang kikilalanin natin. At pababatiin muna natin, kilalang-kilalang kanyang tinig, pero alam niyo pwede niyang iba-ibahin ang kanyang tinig sa kung anumang katauhan ang kanyang pinapasukan sa galing niya sa pagtatanghal, hindi lang sa teatro, sa pelikula at sa telebisyon. Kuya Bodjie, alam mas bata ho talaga si Bodjie sa akin, pero wala tayong magagawa. Kuya Bodjie siya. Okay, Kuya Bodjie, patiin mo na lahat, hindi lang mga kabataan, lahat ng ating mga tagapakinig dito sa buong bansa, pati na sa buong kontinente, iba't ibang kontinente, dahil we're on a global webcast. Ano, napakalaking karangalan po. At saka gusto ko lang po munang sabihin, siguro po yung mga nakakilala sa akin bilang si Kuya Bodjie ay mga magulang na at mga lolo't lola na rin. Na yung mga anak nila siguro nakikita na lang po ako sa mga munting mga storytelling events na ginaganap ko. At minsan sa internet din nagkukwento po ako.
Gusto ko munang bumati sa inyo. Napakalaking karangalan. Paano ko ba kayo tatawagin? Ma'am Cecile? No. Kasi po kayo po ang... Lola Cecile na lang. Ikaw si Kuya Bodjie. Ako si Lola Cecile. Oo, dahil septuagenarian na ako. Okay. Kaya... ako po sexagenarian na po. Okay. Kaya kuya ka pa rin. No? Medyo kinakabahan nga po ako kasi kayo po ang kakapanayam sa akin sa gabing ito. Pero magandang gabi sa lahat po ng nakikinig at maligaya po ako na makapiling nyo sa gabing ito kasama po ng pinagdipitagan ng si nanay Cecile Alvarez. Okay, Bodjie. Ako talaga natutuwa nang sinabi ni Radyo na humayag si Bodjie, sabi niya. Mabasahin niya yung ikukwento niya yung aking storya. Alam mo, napakagandang paglalarawan ng pagmamahal sa isang sinilangang puok, ano, sa Cagayan Valley. At ito ang nais natin na ipunla sa ating mga kabataan. Yung kahit nasaan man dumako, hindi nawawalay sa kamalayan nila ang kanilang sinilangan, yung kabataan ni nila, yung memory, napakahalaga talaga ng alaala. Kaya natutuwa talaga ako. Pero bago natin umpisahan ito, alam nyo po, kaya natuwa ako na, alam nyo, very busy ho itong si Bodjie. At least, maibibigay niya itong kanyang napakahalagang talento sa pakikipag-ugnayan sa mga kabataan. Hindi lang sa kabataan, dahil ang mga nanonood sa kanya, matatanda rin. Pero, alam po ninyo, sa PETA, meron po kaming mga foreign experts or artists para mapabahagi ang iba't ibang kaalaman sa teatro. Isa sa mga batikang direktor mula pa sa Berliner Ensemble, kung alam po ninyo yan, yan yung grupo ni Bertolt Brecht at doon yung kanyang may bahay ang naging major star, si Helene Weigel. Si Fritz Benevit, I was in exile and gusto namin talaga na sa PETA mapabahagi itong Brechtian approach dahil mahalaga rin na alam talaga nila lahat ng mga iba't ibang mga kaganapan sa buong mundo. Tuwing dumadalaw si Fritz para magdirihe dyan sa PETA sa Fort Santiago, pag nag-uusap kami dahil abroad ho kami noon tsaka magkasama kami sa ITI, palaging ikinukwento niya, palagi niya talagang ipinagmamalaki itong si Kuya Bodjie. Kuya Bodjie sa atin, pero Bodjie Pascua bilang isang aktor na talagang hinahangaan niya sa Pilipinas. Kanya gusto ko lang ipabahagi yan para talagang malaman na hindi lang dito na talagang hinahabol si Bodjie para sa mga kailangang mga dula na gusto nilang mahalaga ang mga papel na gagampanan. Ngunit itong si Fritz Benevitz, talagang hangang-hanga kay Bodjie. Kanya, alam ninyo, napakahalaga itong oras na ibibigay niya para sa ating mga kabataan, para sa buwan ng wika, para ipabahagi itong kwento ni Radyo. So, mula dyan, magkwentuhan na tayo, okay, Bodjie. Eh, nakakataba po ng puso yan kasi mahal na mahal ko po ang sumalangit po ang kanyang kaluluwa. Oo nga, napakalungkot. Ang dain na talagang pumanaw, nakakalungkot, lahat halos ng, maski na si Brooks Jones, lahat ng mga dumalaw dyan sa at nagtatag ng mga programa sa Fort Santiago, halos pumanaw na lahat. Pero Ellen Stewart. Hindi namamatay yung kanilang, pati si Ellen Stewart po ay patay na pala. 100 years na siya. Ah, ganun ba? May centennial siya ngayon. Hindi pa po namamatay yung kanilang mga naging kontribusyon sa PETA at saka sa tanghalan ng ating bansa, sa yung teatro po natin. Kasi sa PETA na lang po, ginugunita pa rin namin si Fritz. No? At kailan lang, inulit pinalabas po namin yung muli yung ang buhay ni Galileo. Bilang pagtatanghal na ikalimo ng ating 50th anibersaryo.
Okay. So, napakahalaga niyan para, ayan ang masasabi nating spine para ipag-usapan natin sino si Kuya Bodjie. Okay. Paano ka napasok sa larangan ng teatro? Pumayag ba? Alam nyo, palagi sinasabi noon nung unang-una pa ngayon medyo may pinagkakakitaan na mga lagad ng sine. Oh. Pero noon talagang lalo na nung tinatagang peta, puro volunteer, show paw lang ang pagkain, napay, kahit na ganun ang pagsisimula, maraming mga kabataan ang nahubuga sa paggamit talaga ng teatro na isang puwersa ng edukasyon at para maipabahagi ang damdaming bayan. At magandang si Bodjie ay isa sa mga haligi na mga alagad ng sining para sa ganitong okay, so Bodjie, paano ka pumasok talaga sa teatro magmula nung kabataan ako, mo? Maliit pa lamang po ako, parati na po ako nakakaladkad po ng aking mga guro na gumana. Sa totoo po, ang una-unahan kong pagbibida sa entablado ay ako po ay grade 2 sa San Beda. Pinaganap po ako bilang si Saint Benedict nung isang nung chaplain po namin sa San Beda. At syempre tuwang-tuwa ako at kabado, at syempre meron akong naramdaman na nakakaibang kapangyarihan dahil parang kiramdam mo hawak mo yung entablado, hawak mo yung katahimikan ng audience na nanonood sa iyo, at meron kang binabahaging isang mahalagang ensahe. So it was a very empowering experience for me. So mula noon parati na po akong sumasali sa mga dula-dula sa San Beda. Pero ang una ko pong pagkakataon na bukod sa isang dula na dinirehe ni Father James Reuter, ang akin pong unang guro sa labas po ng San Beda ay ang peta. Noong 1970, napanood ko po kayo noon sa A Good Woman of Sechuan. Good Woman of Sechuan. Nag-workshop po ako noon sa peta. Ang teacher ko po si Nonon Padilla. Tapos nasa kabilang klase, yung klase po naman ni Gardy Labad. Pare-pareho pa kami mga bagets noon. Kasama ko po noon si Manny Castaneda, nasa klase si Gardy, ako po nasa klase ni Nonon. Tapos na, binigyan pa ako ng pagkakataon na gumanap sa ng isang maikling papel sa the untitled book sa the wall, Max Frisch. Max Frisch, the Chinese Wall. The Chinese Wall. Si Brooks Jones ang nag-direct noon. Oh. Napanood po ako ni Brooks Jones sa showcase namin sa klase ni Nonon. Nakita niya na gumagalaw-galaw ako. Binigay po sa akin yung papel na The Executioner. Lalabas lang po ako dun sa class natin sa Rasulayman. Magumuestra-muestra lang po ako na kunyari kung fu at tapos hawak na pamatay na kunyari bakal pero gawa sa kahoy. Kasi pinalagyan ako ng ano-anong tattoo sa katawan ko. Kasi bonding po ako nung panahong yun So nilagyan ako ng ano-anong tattoo sa katawan ko pero nakahubad po yung aking pangitaas. Hindi ko po malilimutan yung mga karanasan ko po nun sa PETA. Tapos po, yun, nag-aral ako ng theater sa Amerika. Pero pagbalik ko po dito, madami po akong pinag-auditionan. Siyempre, ang tinuring ko pa rin tahanan ko, finally, doon sa mga sinubukan ko po iba't ibang mga grupo ay ang PETA, ang Philippine Educational Theater Association. At palagay ko mas malaki po ang naituro sa akin ng PETA kaysa mga pinag-aralan ko po sa ibang bansa. At yun, kaya nga po ang laki ng aking pagtingala sa inyo, ma'am, nanay. Natutuwa naman ako talaga na kahit na nag-aral ka sa ibang bansa, ay bumalik ka. Napakahalaga yung
pagbabalik at pagbabahagi at pagsulong talaga ng sining na talagang makakatulong hindi lamang para sa kamalayan, pagdising ng damdamin, ng pagmamahal sa bayan, yung paninindigan sa kalayaan, sa katarungan. Napakahalaga lahat yun eh, yung tinatagurian nating values education na talagang ang sining ay diretso talaga ang tutok sa puso mo at saka sa kaisipan. Kaya magandang nandyan, pati yung ginagawa mo talaga sa batibot, hindi yan talaga mawawalay sa kaalaman na talagang naka-branded na yan eh, nakamarka na yan sa kaisipan ng mga bata noon, pero ngayon mga tatay na yan, mga yan o mga lolo na rin siguro dahil sa lawak ng panahon na iyong inialay dyan. Alam niyo ma'am, kahit na yung pagpasok ko sa batibot, sa aking isipan, sa aking puso, kinonsider ko pa rin na kaduktong nung yung ginagawa ko po sa PETA, yung pagpapahalaga sa sariling wika, pagpapahalaga sa sariling kultura, sa pagtulong sa paghubog ng pangkasalukuyang kultura. Kaya konektado pa rin sa PETA yung ginawa ko. Nako, mahalaga talaga ang, lalo na ngayong pandemya, nalalaman na nila kung gaano kahalaga ang broadcast, kung gaano kahalaga ang teknolohiya. Kasi maski na nung itinatag natin ang PETA, ay kasama na kagad yan ang telebisyon, pati radyo sa Balintataw, na naging talagang parang masasabing meeting ground ng mga nasa pelikula at nasa tanghalan. So, yun ang mahalagang parang laboratorio. Kanya lahat halos, lahat kayo halos sa PETA, ang gagaling na lahat na mga between sa larangan ng pelikula. Oh, magmula sa pumanaw na si Mario, pumanaw na si Ladino, pero nandiyan pa rin yung mga ibang haligi pa rin para sa pagbabago. Sa palagay ko, malaki ang pagbabagong naganap. Yun lang sa pagpahalaga sa script, yun lang pagpahalaga sa iba't ibang component ng production. Naisaling yan sa dati-dati ay mas improvised nature ng filming. Ano? Kaya napakahalaga rin yung binibigay na kontribusyon ng mga nasa tanghalan na sinakop na rin ang larangan ng... Ang PETA po nun, pumasok na rin sa, ano, sa pag-produce ng mga TV shows. Oh, television. Sa Balintataw po, na parati kong pinapanood ng bata ko. Nagkaroon po ng petabisyon, nagkaroon po ng sige sali ka na pambatang palabas ng PETA. Mm-hmm. Yeah, kaya, kumbaga, talagang sinusubukan ng PETA na matugunan yung mga iba't ibang aspeto ng kultura. Napakahalaga talaga niyan dahil ngayon, ikaw ay isang magandang halimbawa ng tinatawag na parang yung total theater artist, total artist. At saka lumilipat sa tanghalan, sa television, sa radyo, sa pelikula para ipaabot ang mahalagang mga damdaming bayan at kamalayan sa ating mga mamamayan. At napakahalaga yung pag-uumpisa sa kabataan eh. Kaya nagtatag rin tayo talaga ng Children's Theater Division. Maaga dapat talaga ay naibibigay na itong ganitong sinasabing paghubog o yung pagdig ng yaman. Yaman ng talino at galing ng bawat mamamayan. May kapasanan sa mano. At nakikita po talaga sa mga pag-usapan po, kung papag-usapan naman po natin yung mga naturuan ng PETA mula bata hanggang teenager hanggang matanda, nakikita po talaga yung pagbabago sa pagkatao ng mga nagiging estudyante sa ating mga workshops, sa ating mga palihan, na kumbaga wala pong ano yun, wala pong kapantay na bayad na salapi, kasi nakikita mo na itong mga ito ay nabibigyan mo ng hindi lang ng karunungan kundi ng paano sabihin ng
ng pagkatao at pagbubuo. Paninindigan din, di ba? Yung paninindigan mo kung ano ang tama, di ba? Para nilalabanan din natin ang korupsyon, krimen, ang droga, lahat ng mga yumuyurak sa karapatang pantao. So ngayon, tama na yun. Dapat naman, ano ang history mo, okay? Ano pa rin ang gagawin mo? Siyempre, busy-busy ka nga ngayon. Saan ka nila aabangan? Oh, ngayon, sa meron pong, well, natigil po yung taping. Mukhang October pa kasi dahil nga po sa pandemya. Pero may mga ginaganapan pa rin po akong teleserye. May gaganapan din po akong pelikula na natigil po yung aming shooting. So, ito po yung mga... At ang nakakalungkot, dahil kasi mahal na mahal ko po ang teatro, meron kaming musical na sana ipapalabas this year, sa taong ito, nilipat na next year. Maasa pa rin po tayo na sana by sa susunod na taon, pwede nang magkaroon ng audience sa teatro. Manalig kayo, manalig. Dasal at saka pagkakaisa, magwawagi tayo dito sa demonyitong COVID. O nga po eh. Yun. So, ang title po yung mga, huwag na yung title, basta meron po ka mga, ano, gaganap pelikula, play, at saka serye sa, na, maaari nila. Hindi mo ba pwedeng mabanggit para abangan nila yan pag nagbukas na ang ekonomiya? Yung sa teatro po, restaging po ng Maxi, the musical. Nabalita, alam niyo po siguro yung pelikulang ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Oliveros. Yung pong musical, nung una ng pagtatanghal po ng musical, hindi po kasama. Pero naisip po nung director na kunin ako at bigay sa akin. Kasi nando po ako sa pelikula eh. So binigay niya sa akin yung papel ko sa pelikula. Gaganapin ko naman ngayon bilang isang mga awit. So aawitin ko naman yung aking papel. Ako po yung kontrabida roon. Po yung pumatay. Okay, ikwento yun. Sa aking kontrabida. yung pelikula po ay isang pagsasa pelikula ng Banana Heart Summer. Sana po nagsushooting na kami ngayon eh, pero October na daw po kami magsushooting. Kasi po yung main cast po nito ay mga matatanda at mga medyo bata-bata. So pare-pareho pong nasa vulnerable. Di bale, you just have to claim na mag-uumpisa na kayo sa Oktubre. Yes. Nararapat lang. Ganun lang, oh. So, alam na ninyo kung saan nyo aabangan. Umpisa na, siyempre, magwawagi po tayo kanya. So, sigurado pong maabangan ninyo si Bodjie na umaarte sa iba't ibang papel, sa teleserye, sa pelikula, at meron pa siyempre yata siyang ginagampanan sa PETA. Sa PETA po ngayon ay merong YouTube channel. Sana po, tangkilikin natin ito. Meron po kaming sari-saring palabas doon at meron din po kaming Storytelling Sundays. At dun po ay, hindi lang po akong storyteller, marami po kami storyteller. Sari-saring kwentong Pilipino po ang inyo pong ma-enjoy. Kaya, yun, tapunin yung YouTube channel ng PETA. Pero bukas, mapapakinggan po ninyo si Kuya Bodjie sa kanyang storytelling nitong napakagandang kwento ni Radyo. Paano ba talaga kayo nag-ugnayan bukod sa Sambeda? Sambeda po kasi, siya po ang pinuno ng Bedan Stagers. Parati po niya akong kinukuha ng artist. Kaya malaki rin po utang na loob ko sa kanya. So, kumbaga, madalas akong artista ni Radyo. At pagkatapos po noon, madalas po kaming, nasa Amerika po siya, lagi po kaming nag-uusap pa rin sa internet. Kaya nung sumulat siya ng isang aklat tungkol sa kanyang kabataan. Ballesteros in my mind. Ang ganda. Tinawagan niya po ako kung gusto ko daw tumulong sa pagsalin sa Pilipino nitong aklat na ito. At umuo naman ako kaagad. So, bukod po sa akin, meron pa pong tatlong tagasalin. Isa po ron, guru po namin sa Pilipino ni Radyo noon sa San Beda. Yun, pinagmamalaki ko po itong librong ito. Kanya nakatutuwa na mapapakinggan po ninyo yan at meron pang
awitin. Sasabihin po namin yan na bukas. Nakatutuwa na ang pagsalin naman nitong awit na ito ay sa Ilocano. Mm-hmm. So sinasabi lang po namin to para kasama pa rin namin kayo bukas para pakinggan ang pagbigkas ni Bodjie sa ganitong pagsalin sa Pilipino. Pakibigay nga yung pagsalin mo nung kanyang titulo or title. Kapag po kami magsalin nito. Ang sa wikang Pilipino po, Ballesteros sa Aking Kaisipan, Aking Bayan sa Pilipinas. Yun. Galing. So yan ang aabangan ninyo at alam po ninyo, si Radyo naman, napadala na sa amin ang awitin at nakatutuwa, abangan ninyo yan bukas. Yung awiting yan ay isa sa kasapi naman sa pagbubuo niyan ay naging Miss Cagayan pa. Bukas namin lahat sasabihin yan para sasabayan nyo kami bukas. Miss Cagayan at saka na-discover pa namin na magkamag-anak kami. Kamag-anak ni ng kabyak ko ni Sunny Alvarez, ang kanyang lolo. Kanya konektado po lahat ng maririnig ninyo bukas. Abangan po ninyo yan at pwede ninyong i-record at pwede ninyong i-replay. Mahalaga po yan. Tapos ikakabit pa rin yan sa Facebook nila Radyo at ang kanyang teki na pamangkin. Okay? So siguro sa mga huli mong tilamsik ng diwa bago bago nila marinig bukas ang magandang pag-storytelling mo nitong Ballesteros in My Mind na salin na sa Pilipino. Closing ano po? Ano bang gusto kong sabihin? Napakarami kong gustong sabihin. Binago po ng dulaang Pilipino ang landas ng aking buhay. Tungo sa kabutihan, no? Napuno ako ng values, napuno ako ng idealismo para maging para makatulong kahit maliit na paraan makatulong sa pagbuo ng ating bansa. Kaya para sa akin, kung meron kayong mga anak na kasi 'di ba matagal ng question niya, 'di ba, na yung mga magulang na pinipigilan yung mga anak nila na gusto pumasok sa sining, ay walang pera dyan, ganyan. So yan. napakagandang larangan ng sining, no? Mapteatro, mapamusika, mapapanitikan para hindi lamang sa pagkatao ng inyong mga anak, inyong mga mahal, kundi sa ikabubuti po ng ating lipunan dahil malaki po ang ikokontribute ng alagad ng sini. Tulad po ng Cecile Guidote, Cecile Alvarez. Yun. Alam mo, Bodjie, napakaganda na meron tayong ganitong ugnayan lalo na sa panahon ng pandemya dahil kailangan talaga makabuluhan ang napapabahagi sa teknolohiya kasi pwedeng magamit ang teknolohiya sa iba't ibang hindi kaayo-ayong malandas, hindi ba? Kanya mahalagang magagamit ito para talagang mapabahagi ang ating adhikain na mapabuti ang katayuan ng ating mga mamamayan at napakahalaga na nandyan yung pagmamahal sa bayan na nandyan nakatanim dito sa kwento ni Radyo. Alam mo, pinag-uusapan namin ni Radyo dahil mag-aanibersaryo, 50 taon na itong tatlong manyika niya. Pag pwede na tayong mag-recording sa loob ng studio, bibigyan natin ng bagong tinig itong tatlong manyika niya. Pero meron pa namang mga dating nando, katulad nila Frank Rivera, yung mga iba pang kasali noon. Oo. So baka pwedeng isa ka pa rin sa mga sana doon, ha? Pag ginawa itong anibersaryo ng tatlong manyika,
dulang nilikha ni Radyo. Star po si Radyo nun sa San Beda dahil sa tatlong manyika eh. Ah, yan o, ano. Okay. So, magandang mabigyan buhay muli dito sa Radyo Balintataw. Ngayon, paalala po sa inyo, nagkwentuhan lang po tayo kay Kuya Bodjie. Bukas po, abangan po ninyo ang kanyang pagbigkas ng pakisabi nga ang pagsalin mo ng Ballesteros in Ballesteros my mind. Sa aking kaisipan, aking bayan, Pilipinas. Ayun. Yan ang napakagandang pinaninindigan ni Radyo eh. Nasa ibang bansa man siya, hindi nawalay ang kanyang kamalayan, ang kanyang damdamin sa ating bansa. At sana po, dahil sa pandemya, dadalawin natin ang ilan sa ating mga magagaling na alagad ng sining nasa iba't ibang bansa na. Ngunit bibigyan po natin ng daan para malaman ninyo kung anong ginagawa nila, sila Rudy Hermano, sila mga iba't ibang mga alagad ng sining na nasa iba't ibang bansa, ngunit hindi nalilimutan ang talagang pagtangi sa ating inang bayan, lalo na sa tanghalan, sa pelikula, sa pagsusulat, pagpipinta. Nandyan lahat ang pagbibigay daan sa ating pagkakaisa. Sana talaga magkaisa tayo. Huwag nating kalimutan na tayo'y isang bansa, isang lahi, at isusulong natin ang kultura ng kapayapaan, likas-kayang kaunlaran, katarungan, at palaging ang dasal natin, may peace prevail on earth. Ayan po ang magandang kwentuhan natin ni Kuya Bodjie Pascua. At huwag niyong kalilimutan, bukas ng gabi ang ating tipanan para mapakinggan si Kuya Bodjie sa kanyang pagbigkas ng kwento Salin sa Pilipino, Ballesteros in My Mind, sinulat ni Reynon de la Cruz, at may natatanging musika na ang theme song sa Ilocano, sinulat at inaawit ni Osinalin sa Ilocano, inaawit ni Kimberly Alberto Collado, taga Ballesteros, kamag-anak nga po natin, at kamag-anak ni Sunny Alvarez. Bukas po, huwag niyong kaligtaan ang ating tipanan sa Radyo Balintataw. Mula po sa aming pamilya ng Radyo Balintataw, taus-puso ang aming pasasalamat sa KBP at CMMA para po sa parangal at paggawad ng awards bilang maningning na paaralang bayan sa himpapawid. Inihahandog ng Dialect Phase, ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radyo Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute at ng Earth Savers, hinirang na ika-anim sa mundo na UNESCO Dream Center. Pinarangalan din po na UNESCO Artists for Peace, buong lugod po namin kayong inaanyayahan na
Kasamahan niyo po kami ngayong gabi sa ating pong natatanging handog sa inyo sa ating paggunita ng Agosto bilang buwan ng wika, ang napakagandang pagbibigkas ng isang kwento, premiadong kwento na sinulat ni Radyo de la Cruz, isang profesor, doktor na nandun na sa Chicago, ngunit ang kanyang kamalayan at damdamin ay nakatanim pa rin sa pagmamahal sa ating inang bayan. At ito naman po, isa sa mga tagasalin ay walang iba kung hindi si Kuya Bodjie. Bodjie Pascua, isang mahalagang alagad ng sining na kilalang kilala sa kanyang pagpapahalaga sa ating wika at paggamit ng sining bilang puwersa ng edukasyon. Pakinggan po ninyo si Kuya Bodjie sa kanyang kwento, pagbigkas nitong kwentong Ballesteros sa Aking Kaisipan, ang Aking Bayan sa Pilipinas. Isinulat ni Rey E. de la Cruz, dinibuho ni Tenni Magcase, at isinalin sa Tagalog o sa Filipino ni na Bodjie F. Pascua, Mercedes C. Reynon, Bayani Recio Legaspi, at Annella M. Mendoza. Noong 1957, nang ako ay 3 taong gulang, ang pamilya ko ay lumipat sa Ballesteros. Ang tatay ko ay isang opisyal sa army na dinedestino sa iba't ibang lugar. Nagpasya siya at ang aking nanay na lisanin ng lungsod at manirahan sa kanilang bayan, ang Ballesteros. Isang nasa lungsod ang nanay ko. Nanatili siya sa bahay upang alagaan ako, ang 2 kapatid kong lalaki at kapatid kong babae. Naging libangan niya ang paghahardin. Kumita siya ng pera sa pagtitinda ng bugambilya na kanyang napalago at napamulaklak. Ang Pilipinas ay may 7,100 kung saan ang Luzon ang pinakamalaki. Ang bayan kong Ballesteros ay nasa lalawigan ng Cagayan. Sa pinakahilagang dulo ng Luzon, ang wika ng mga taga-Ballesteros ay Ilocano. Alam kong may iba pang lugar sa labas ng muntikong daigdig ng Ballesteros. Dahil tuwing bubuksan ko ang radyong debaterya, naririnig ko ang mga programang galing Taiwan at China. Ballesteros sa aking kaisipan. Ang West Philippine Sea, sa gilid ng bayan, ang pangunahing pang-akit sa Ballesteros. Nagpipiknik ang mga taga-roon sa tabing dagat. Kami ng mga kaibigan ko ay tuwang-tuwa na naglalaro at naghahabulan sa buhangin. Gustong-gusto rin naming manood ng paglubog ng araw. Marami sa mga taga-Ballesteros ang nabubuhay sa pangingisda. Minsan, kapag hapon, kami ng aking mga kapatid at pinsan ay tumutulong sa mga mangingisda na iahon ang malalaki nilang lambat. Bilang gantimpala, binibigyan nila kami ng kadakot ng kanilang huli. Masaya kong inuwi ito kay Lilang Inding na tiya ng nanay ko upang maluto niya para hapunan. Pag-urong ng tubig dagat, may maliliit na kabibi na naiiwan sa buhangin na kung tawagin ay gaka. Ang gaka ay natatagpuan lamang sa ilang bayan sa baybay ng Cagayan. Ang mga mangingisda ay painot-inot na lulusong sa hanggang baywang na tubig. Sasalok sila ng gaka mula sa buhangin gamit ang isang basket na may tangkay na kawayan na ang tawag ay tako. Madali lang lutuin ang gaka. Binubuhusan ito ng kumukulong tubig at agad inaalis ang tubig. Pagkatapos, maaari nang kainin. Parang laro ang pagkain sa laman ng gaka. Sinusubo ng mga nakatatandag lalaki ang ilang gaka sa bibig. Gamit ang kanilang ngipin, hinihiwalay nila ang balat at laman at pabilisan nilang isusumpit ang balat. Pinapanood naming magkakaibigan ang mga kumakain ng gaka na manghang-mangha. Pinakikiusapan naming ulit-ulitin nila ang kanilang palabas. Hindi mabilang ang mga kwento ng mga tao tungkol sa dagat. Ang isa ay tungkol sa isang bangkang puno ng mga lalaki na nawala sa gitna ng dagat. Pero
nakabalik pa rin sa Ballesteros. Nakinig ako sa kwento ni Lilang Inding tungkol sa mga sirena. Maraming taon na ang nakalilipas, sabi niya. Isang sirena ang ilang ulit na nagpakita sa isang gwapong binata. Ngunit ang dagat ay kinakatakutan din. Bawat taon may taong nalulunod. Bihira akong lumangoy dahil ako ay natatakot. Sa gabi, habang ako ay nakahiga sa kama, naririnig ko ang malalakas na hampas ng alon sa tabing dagat. Mga tunog na nagpapatiwasay sa akin bago ako makatulog. Sa aking panaginip, nakita ko ang mga bakas ng aking paa na nawawala sa ilalim ng pabago-bagong anlo ng buhangin. Ballesteros sa aking kaisipan. Ang mag-anak namin ay nakatira sa bahay ni Lilang Inding na nipa ang bubong. Ito ay nasa sentro ng bayan. Ang palengke, kiosko, munisipyo, bukas na auditorium, laruan ng tennis at simbahang Katoliko ay kayang lakarin mula sa bawat isa. May dalawang pribadong mataas na paaralan. Ang isa ay nasa dulong timog at ang isa ay nasa dulong silangan. Dahil kaunti ang sasakyang de motor sa Ballesteros, sanay ang mga taong lakarin ang mga pupuntahan nila sa bayan. Para makarating sa mga kalapit na bayan, sumasakay sila ng jeepney o kalesa. Karaniwang marahan ang biyahe sa kalesa. Ngunit kawili-wili ito sa akin. Gustong-gusto ko kasing pinagmamasdan ang mga tao at bahay sa daan. Ang Ballesteros ay nagkakakuryente lang ng ilang oras bawat gabi. Walang telebisyon o telepono, pero may isang sinihan na nagpapalabas ng mga pelikulang Tagalog dalawa o tatlong beses isang linggo. Kami ng aking mga kaibigan ay madalas maglaro. Palaruan namin ang buong bayan. Umaakit kami sa mga puno at nagtataguan sa mga kahalamanan. Isang laro na talaga naming kinagiliwan ay ang sungka na nilalaro ng dalawang tao sa isang pahabang piraso ng kahoy na may mga nakaukit na butas. Bawat manlalaro ay may balay o bahay para pag-ipunan ng mga sigay na ginagamit sa laro. Sino man ang matapos na may pinakamaraming sigay sa kanyang balay ang siyang panalo. Karaniwang natatapos ang paglaro bago tumunog ang mga kampana ng simbahan para sa orasyon tuwing alsais ng gabi. Naghuhugas kaming mabuti ng mga kamay bago umupo sa pagkainan. Kamay ang gamit namin sa pagkain. May nakahaing kanin sa bawat kainan. Madalas, isda at gulay ang ulam namin. Sa aming minindal, paborito ko ang patupat. Para gawin ang patupat, niluluto ang malagkit na bigas sa gata. Ginagawa itong hugis piramide, binabalot sa dahon ng saging at marahang niluluto sa isang kaldero. Ang patupat ay hinahaing may budbod na asukal. Tuwing Kapaskuhan, inaabangan kong makakain ng kakanina tinubong. Gawa ito sa malagkit na galapong, gata at kinudkod na murang niyog. Ang halong ito ay pinapasok sa bumbong na kawayan na tinatakpan ng balat ng niyog o yung dahon ng saging ang bukas na dulo. Isang parihabang butas ang hinuhukay sa lupa, pinupuno ng baga at sa ibabaw nito niluluto ang tinubong. Kapag luto na, binibiyak ang bumbong gamit ang itak, tsak! Inaalis ang tinubong at hinaain. Kapag Huwebes, sabik na nag-aabang ang mga tao sa isang tindahan ng sari-sari. Ang tsuper ng bus na galing sa Maynila ay naghahatid ng mga kopya ng Lingguhang Magasing Banawag na nakasulat sa Ilocano. Tuwang-tuwa ang mga taong magbasa ng comics, nobela at maikling kwento.
Tanong ng kaibigan kong si Perlita, sa palagay mo magtatagpo muli yung binata at dalaga sa kwentong pag-ibig? Sagot ko, mapalin, maaari. Iniisip ko na kung hindi man sila magtagpo muli, nakutiyak na magkikita sila sa langit. Nakapanood na ako ng ganoong mga kwento sa mga pelikulang Tagalog. Sinisimulang parangalan ng bayan ang mga patay tuwing Todos Los Santos. Hating gabi ng ika-isa ng Nobyembre, nakabantay na ang mga tao sa kanilang mga gamit dahil baka nakawin ng mga kaluluwa. Kinabukasan ang mga gamit na ninakaw tulad ng mga hagdan, krus sa sementeryo at malalaking banga na tawag ay bornay ay lilitaw sa isang sulok ng daan kung saan binabawi sila ng kanilang mga may-ari. Bagaman hindi natutuwa, hindi na umaangal ang mga may-ari dahil ang krimen ay isang kaugalian. Ang Huwebes at Linggo ang mga araw ng palengke sa Ballesteros. Sa bantang hapon, tumatayo ako sa kiosko at binabantayan ang mga kalesan patungong kanluran. Madalas, si Lilang Polda ay nasa isa sa kanila. Siya ang nanay ng aking tatay. Pagkakita ko sa kanyang karuahe, tumatakbo ako sa kanya at sumisigaw, Lilang! Nola! Ngumingiti siya at nagsasabing, ay, apok! Oh, apok ko! Inilalahad kong bukas palad ang aking kanang kamay. Maglalabas si Lilang Polda ng isang nakabuhol na panyo. Kakalasin ito at bibigyan ako ng ilang barya. Masayang-masaya ako. Diyos ti Agnina, salamat! Sinasabi ko kay Lilang Polda, agad akong tumatakbo para gastusin ang mga bigay niyang barya. Ang una kong trabaho nang ako ay bata ay pagtitinda ng Diyaryo Manila Bulletin. Si Lilong Lope, tiyo ng aking nanay at tagapamahagi ng diyaryo, ang kumakalap ng mga bata na magkakapitbahay para maglako ng bulletin. Pabalik-balik akong naglalakad sa mga daan, sumisigaw ng bulletin! 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 Takipsilim na kapag natapos ako sa aking gawain. Ilang sentimo lang ang bayad sa amin ni Lilong Lope pero tuwang-tuwa kaming kumita ng pera. Ballesteros sa aking kaisipan. Nag-aral ako sa Ballesteros Central Elementary School. Para makarating doon mula sa aming bahay, naglalakad ako pahilaga papuntang dagat. Konti lang ang mga gusali sa paaralan. Karamihan sa aking kamag-aral ay mga anak ng magsasaka at mangingisda. Ilan sa kanila ay pumapasok ng nakayapak. Ang pakiramdam ko ay pinagbala ako dahil nakatsinelas ako. Nag-aaral kaming mabuti at naglalaro ring mabuti kapag reses. Umuwi kami para mananghalian at bumabalik sa paaralan para lalo kaming mag-aral. Ang aming paaralan ay para naming pangalawang tahanan. Tumutulong kaming linisin ang mga silid-aralan bago at pagkatapos magklase. Sa katapusan ng araw, gumagawa kami ng iba pang gawain gaya ng pagbunot ng damo sa bakura ng paaralan. Isang araw sa maagang bahagi ng Enero 1964 ang hindi ko malilimutan. Ang mga mag-aaral sa Ballesteros ay nakabakasyon pa dahil sa Kapaskuhan. Hapon na nang makarinig kami ng mga sigaw, Uram! Sunog! May usok na makikita sa kalayuan. Mabilis kumalat ang balita na nasusunog ang mababang paaralan. Tumakbo kong papunta sa aking paaralan. May mga alipato na nagliliparan kung saan-saan. Nakita ko ang mga tao umaakyat sa bubungipan ng kanilang mga bahay at binubuhusan ito ng tubig. Makapal ang tao sa harap ng paaralan. Noon lang ako nakakita ng ganoong kalaking apoy sa buhay ko. Nakakatakot. Napatayo na lamang ako at hindi makagalaw. Hindi ko alam ang aking gagawin. Kitang-kita ng mga mata kong natupok hanggang lupa ang pangunahing gusali ng paaralan. Alam ko agad na hindi na ako kailanman tutungtong pa sa silid-aralan ko
sa ikatlong bahagi, walang nakaalam kung paano nagsimula ang apoy. Nang kami ay bumalik sa aming paaralan, pagkaraan ng bakasyon sa Kapaskuhan, ginawa nang sa iba't ibang tahanan ang aming mga silid-aralan. Ako at ang aking mga kamag-aral sa ikatlong baitang ay nag-aral sa pangalawang palapag ng isang bahay. Hindi natigil ang aming pag-aaral. Nagpatuloy ang buhay tulad ng dati. Sa pagtatapos ng pasukan, dumalo ang mga taga-amin sa seremonya ng pagpaparangal. Kapag tinawag ang pangalan ng mga mag-aaral na may parangal, ang kanilang tuwang-tuwang mga magulang ay umakyat sa entablado at sinasabitan sila ng ribbon. Pumapalapak ng malakas ang mga manonood. At ang ilan sa kanila ay umaakyat sa entablado para mag-abot ng regalo sa mga mag-aaral na may parangal. Isa itong malaking pagdiriwang. Noong 1964, iniwan ng mag-anak ko ang Ballesteros para samahang muli si tatay sa Quezon City. Tuwing tag-araw, nagbabakasyon kaming magkakapatid sa Ballesteros. Nang ako ay dumalaw sa paaralan noong 1966, napansin ko na isang bagong mababang gusali ang ipinalit sa dating pangunahing gusali. Nalungkot ako dahil hinanap ko pa rin ang lumang gusaling gawa sa kahoy at may kongkretong hagdan. Minsan pinakyat ng aking guro sa ikalawang baitang na si Miss Akilizan ang dalawa o tatlo kong kamag-aral sa hagdan para basahin ng malakas ang karatulang may nakasulat na Ballesteros Central Elementary School. Pagkalipas ng maraming taon, ang aming mag-anak ay nagtungo sa Amerika. Ako ngayon ay guro ng edukasyong espesyal sa John W. Garvey Elementary School sa Chicago. Tuwing may pagkakataon, ikinukwento ko sa mga mag-aaral ang aking kahanga-hangang kabataan sa Ballesteros. Nais nilang malaman pa ang tungkol sa Ballesteros. Tinuruan ko silang maglaro ng sungka. Ang larong kinagiliwan kong laruin nang ako ay bata, ipinakita ko rin sa kanila ang mga retrato ng gaka. Naaalala ko ang mga tao, lugar at pangyayari sa Ballesteros na parang kahapon lamang naganap. Minsan, pakiramdam ko, nalalanghap ko pa rin ang maasing simoy ng dagat. Naririnig ko ang lagaslas ng tubig na rumaraga sa patabing dagat. Nakikita ko ang aking nilang polda na bumababa sa kalesa. Ang mga kaibigan ko na tinatawag ako para maglaro. Rey! 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 Ballesteros sa aking kaisipan. Wakas. Yun po ang kwento ni Reju sa Pilipinas. Maraming salamat, Kuya Bodjie, sa iyong napakagandang madamdaming paglalahad ng kwentong ito. At parang pagsara nitong kwentong ito, merong isang natatanging awitin. Mm-hmm. Actually, sa English ito original na ginawa. Pero merong Ilocano version na nilikha at inawit ni Kimberly Alberto Collado, taga Ballesteros. At ang nakatutuwang kwento po dito, na discover namin na ang lolo ni Kimberly pinsan pala ni Sunny Alvarez. Kanya yan po ang connection. Connectado rin. Sabi nga ni Reggio nasa dugo mo na ang Ballesteros, ha? Pero talaga namang mahal namin ang Cagayan Valley at saka palagi nga pag nadadaan ako sa Tuguegarao, kuminsan yun ang sasakyan o aeroplano papuntang Isabela. Dumadalaw ako sa Our Lady of Piat na talagang milagrosa din. Kanya napakaganda po na ipaparinig natin ang awitin sa Ilocano. Ballesteros iti panunotko. Ito po, na-release na ang video, makikita ninyo si Kimberly, hindi lang very talented na hindi lang umaawit, kung hindi harpist pa sa international music scene. Makikita nyo siya, napakaganda rin.
Miss Cagayan pa. Pakinggan ko natin. Binigay na sa kanya lahat ng Diyos ang ano biyaya. Ano po? Swerte, ano? Okay, pakinggan natin ang Ilocano version ng awiting ng theme song ng kwento ni Radyo. Napana nusa dino magtutunga manuman nga istorya manuman nga kanta di may surat kuke si kanto lata magsubiyanan na dati puso ka baliste Sikatulata pagsublianan na dati puso ko balyestero silika na isang sangaya dito'y puso ko balyestero sikat lina o nagmaymay saka o balyestero sikatulata samiti patupa kentinubong no Paskoa panagkalap dagkaka kenta istorya sirena sumasika tulata pagsublianan na datoy puso ko balyestero silika na isang sangaya dito'y puso Ballestero sikat lina o nagmaymay saka o Ballestero Ayan po ang ating natatanging handog sa inyo sa pagbubukas ng Agosto na buwan ng wika. Binigkas ang kwento ni Kuya Bodjie, batikang alagad ng sining, Bodjie Pascua. At napakinggan nyo rin ang awitin ng theme song ni Kimberly Alberto Collado, Ballesteros, ito Panunotko. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect, ang Philippine Center ng International Theater Institute at ng Earth Savers na itinatag ng dating Senador Hierson Alvarez. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig. Sa lahat po ng aming mga kakampi na kaya po namin na ihahandog sa inyo ang ating paaralang bayan sa Himpapawid. Nandyan ang Tesoros, House of Native Arts and Crafts, Mapicon, herbal-based na pagtugis sa mga insekto,
At nandyan din po ang digital marketing and software development company. At yan po ay ang Abacus Solutions. Contactin nyo lang ang info at abacussolutions.ph. Attention, Jerry or Rabelais. At huwag nyo rin kalimutan para sa colonial cuisine, Spanish cazuela, Spanish restaurant, Sapphire Block, Sapphire Road, Ortigas Center. Sa telepono po ng cazuela restaurant, 0917-193-7427. Para naman sa Abacus Solutions, 0917-873-7221. At kung gusto nyo pong marinig ang iba pang mga storytelling sessions, access lang po ninyo ang beta. Meron po silang sa YouTube. Ayun, nasa YouTube. Tulad ng sinabi ni Kuya Bodjie, maririnig nyo pa rin siya at iba pang mga artista ng beta tuwing Linggo para sa inyong mga anak, apo, para sa storytelling. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa ating Technical Production Supervisor, Salvador Bong Muyar, Executive Assistant, Susan Claudio ng Caffeinated Palette, at ang ating Earth Savers National Youth Director, Hexilon Alvarez. Hanggang dito na lang po. Paalam, huwag niyong kalilimutan ang ating tipanan sa Radyo Balintataw, Lunes hanggang Biyernes, dula, tula, awit, at mga sining balita. At paglinggo naman po, alas 6 ng gabi, yan po ang ating Radyo Balintataw. Talakayan para sa ating pong kwentuhan, ugnayan na uukol sa mga nagbabagang issue sa ating lipunan. Kasama ko po ang co-host, si Belinda Olivares Punanan. Hanggang dito na lang po, paalam, patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Mabuhay ang Pilipinas, mahalin ang iyong lugar ng sinilangan. Katulad ng Ballesteros, Cagayan, na nasa kaisipan palagi ni Radyo de la Cruz.